Barangay Love Stories. May ibang tao na ginagawa ng libangan ng paggawa ng chismis sa araw-araw. Kahit na wala naman silang napapala dito. At madalas ang chismis pa na yon ang nakakasira sa buhay ng ibang tao. Ikaw kapuso, meron ka bang chismosang kapitbahay na sobrang kinaiinisan mo? Dear Papa Dudut, ang sabi po nila kapag binato ka ng isang tao ay gantihan mo siya at batuhin ng tinapay. Ang ibig sabihin ay huwag gumanti ng masama sa ating kapwa. Minsan lang talaga sa sobrang sama ng ugali ng ibang tao ang hirap pigilan ng inis na nararamdaman po natin. Hello Papa Dudut, please call me Lara, 34 years old at supplier ng mga tuyo at tinapang bangus dito sa lugar namin sa Dumaguete. Sobrang tagal ko na rin pong nakasubaybay sa inyong programa na Barangay Love Stories na pinapakinggan ko sa inyong live streaming. Hindi ko na po mabilang kung ilang beses ba akong tumawa, umiyak, o nainis sa sulat na inyo pong binabasa. Bastang sigurado lang ako ay palagi akong may aral na nakukuha sa katapusan ng pagkukwento ninyo. Hindi naman nakakaiyak itong sulat ko, Papa Dudut, pero sigurado ako na may mga aral ito na maiiwan sa ating mga kabarangay. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko nang lumipat na kami ng asawa kong si Jude dito sa isang barangay sa Dumaguete. Nadestino kasi siya ng trabaho na malapit lamang sa bahay na nilipatan namin. Maliit pa lamang ang tindahan ko noon ng mga tuyo at tinapang isda na dinala ko rin mula sa inalisan naming lugar. May kapatid kasi ako na manging isda kaya naman mura palagi ang kuha ko ng mga isda na ginagawa kong tinapa at tuyo. Kaya nang lumipat kami ng tirahan ay sinabi ko sa asawa ko na ipagpapatuloy ko ang maliit kong negosyo, Papa Dudut. Tapos din tayo sa pag-ayos ng mga gamit dito sa sala. Pero marami pa rin tayong aayusin ng mga gamit sa kusina, Jude. Ay, oo nga pala. Tinambak lang natin sa sulok ng kusina ang mga gamit doon. Pero huwag ka mag-alala, Lara. Ako nang bahala doon. Kaya mo ba na mag-isang ayusin ang mga gamit doon? Oo naman. Yung mga gamit na lang sa kwarto ang pagkaabalahan mo mamaya. Marami-rami din kasi ang mga yon. O sige, ikaw ang bahala. Kapag kailangan mo ng tulong mamaya, sabihan mo lang ako, ha? Sus! Para mga gamit lang sa kusina eh. Kayang-kaya ko na mga yun. Pero Lara, salamat talaga ha. Ha? Para saan? Sa pagpayag mo na, lumipat tayo ng bahay. Bakit naman ako hindi papayag? Siyempre, kasi malago na yung tindahan mo ng mga tuyo at tinapa doon sa dati natin tinitirhan. Pwede pa rin naman ako magtinda dito. Pero malaki na kasi yung tindahan mo doon tapos marami ka na rin suki. Alam ko na, nangihinayang ka rin na umalis tayo sa lugar na yon. Hindi naman mawawala ang panghihinayang ko na yun. Pero syempre, ang mahalaga ngayon, magkasama tayong dalawa. Mag-asawa tayo kaya hindi ako magpapaiwan para lang sa negosyo ko. Grabe! Ang swerte ko talaga na ikaw ang asawa ko, Lara. Nambola ka pa. Tao po! Sino kaya yung kumakatok? Unang araw pa lang natin dito, may bisita na kagad tayo. Oo nga no. Pero pwede bang ikaw na lang humarap sa bisita na yon? Sisimulan ko na munang ayusin yung mga gamit sa kusina. Sige, ayos lang, Jude. Ano yun? Good afternoon! Kayo yung bagong lipat dito sa bahay na to, di ba? Oo, kami nga. Asama mo ba yung kasama mong lalaki kanina na pumasok dito sa bahay? Oo. Bakit mo natanong, tsaka ano palang kailangan mo? Ay, wala naman. Ako kasi yung nakatira dyan sa tabi ng katapat na bahay nyo. Ses nga pala ang pangalan ko.
Ah, eto nga oh, may dala akong biko para pang-welcome sa inyo dito sa lugar namin. Nako, salamat! Hindi ka na dapat nag-abala pa. Lara nga pala ang pangalan ko, Jude naman ang pangalan ng asawa ko. Kaya lang nandun pa siya sa kusina at nag-aayos ng mga gamit namin eh. Ah, ganun ba? Saang lugar nga kayo galing? Sa Zamboanga. Doon kasi talaga kami nakatira. Ah, ilang taon na kayong kasal ng asawa mo? Maglilimang taon na rin. Wala kayong anak? Aha? Naku, pasensya ka na sa tanong ko. Napansin ko kasi na wala kayong kasamang bata. Kaya naisip ko kagad na wala pa kayong anak. Sorry ha, na-offend ba kita? Hindi naman. Ayos lang, sis. Pero tama ka, wala pa kaming anak ng asawa ko. Hindi rin naman kami nagmamadali tungkol sa bagay na yon. Naku, Lara, mukhang kailangan mo nang magmadali kasi parang hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Mahirap nang magbuntis kapag masyado ka ng matanda. Ikaw rin. Sige ka. Ayos lang kasi hindi pa naman kami naiinip ni Jude. Alam namin na may perfect timing din pagdating sa pagbubuntis. Kaya hihintayin na lang namin yung oras na yon. Papa Dudot, marami pang tinatanong sa akin ang kapitbahay naming si Ses. Puro pag-uusisa sa buhay namin mag-asawa ang mga naging tanong niya. Yung iba doon ay sinagot ko, pero yung iba ay dinadaan ko na lamang sa pagtawa para hindi masagot. Medyo naiilang na rin ako sa kanya noon at pasimple ko na rin siyang tinataboy paalis nang sabihin ko na may mga gamit pa ako na kailangan kong ayusin. Siyempre, nagpasalamat naman ulit ako sa kanya para sa biko na dinala niya sa bahay namin. Okay naman ang mga unang araw at linggo namin sa nilipatan naming lugar, Papa Dudut. Mababait ang mga tao at friendly rin sila. Nang magbukas nga ako ng tindahan ko ng mga tuyo at tinapang isda ay kaagad yung sinuportahan ng mga tao doon sa lugar namin. Sakto kasi na walang ibang nagtitinda ng ganon sa amin ng panahon na yon, kaya nagkaroon pa ako ng mga resellers. Mula din noon ay naging madalas ang pagpunta ni Ses sa bahay, lalo na kapag nagbabantay ako ng tindahan. Nakikipagkwentuhan lamang siya. Tapos minsan ay nanghihiram ng mga gamit sa bahay na hindi niya kaagad na isosole. Hinahayaan ko na lamang kasi minsan ako ang nahihiyang magpaalala sa kanya sa mga hiniram niyang mga gamit sa amin. Hanggang isang araw ay dumalaw sa bahay ang isa naming kaibigan ni Jude na si Karina. Sa kabilang barangay lang pala siya nakatira tapos ay kakauwi lang galing sa Japan. Kaya nang makuha niya kay Jude ang address namin ay kagad siyang pumunta para makipagkwentuhan at kumustahan sa akin. Kagad din siyang nagpaalam na aalis na dahil kapatid niya lang din daw ang naiwan sa bahay nila para mag-alaga ng anak niya. Nang makaalis na, si Karina ay sakto namang dumating si Ses sa tindahan ko, Papa Dudut. Lara, pabili naman ng dalawang supot ng tinapang galunggong tapos isang supot ng tuyo. Sige, saglit lang at ayusin ko na rin dito. Parang napapadalas ang pag-uulam nyo nitong paninda ko ah. Oo nga eh, paborito kasi ng asawa ko yan. Talaga? Samantalang yung asawa ko nauumay na kapag ito ang inuulam namin. Ewan ko ba dun sa asawa ko? Mahilig talaga sa mga tuyo at tinapang isda. Ay, Lara, sino nga pala yung babae na nandito kanina? Ha? Sinong tinutukoy mo? Yung bisita mo kaninang umaga na bilugan ng mga mata tapos medyo kayumanggi ang kulay ng balat? Ah! Si Karina! Oo siya nga! Kapatid mo ba yun? Hindi, kaibigan ko lang yun. Dati naming kasamahan ni Jude sa isang organization nung nag-aaral pa kami sa college. Ah! Kaya naman pala hindi mo kamukha. Oo, kasi hindi naman talaga kami magkapatid. Pero close ba talaga kayong dalawa? Medyo... College pa lang kasi magkakilala na kami. Di ba dun lang siya nakatira sa kabilang barangay? Oo, tama ka. Ah, okay. Sabi na siya yun eh. Siya ang alin? Yung nag-Japan tapos nagkaroon ng kung ano-anong trabaho dun.
Mabuti sana kung disente yung trabaho niya doon. Sorry ah, pero hindi ko maintindihan yung ibig mong sabihin. Eto naman, akala ko ba kaibigan mo yung si Karina? Sigurado naman ako na alam mo rin yung mga kalokohan niya sa buhay. Lalo na pagdating sa mga naging malaswang trabaho niya sa Japan. Matinong babae si Karina. Kilala ko siya at marami akong alam tungkol sa kanya. Matinong babae? Kaya naanak ka ng Hapon? Nagkamali lang siya ng taong minahal. Akala niya mabait yung Hapon na kinakasama niya pero hindi naman pala. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Lalo na pagdating sa relasyon. Sabagay, tama ka nga naman dyan. Kagaya ng sinabi ko kanina, mabait na tao si Karina. Mapagmahal siya sa mga magulang niya, lalo na sa anak niya. Napakarami na niyang sinakripisyo para sa pamilya niya, kaya alam ko na mabuti siyang tao. Tsaka teka lang, akala ko ba hindi mo siya kilala, kaya ka nagtatanong kanina tungkol sa kanya? Eh, hindi nga! Eh, saan mo nakuha yung mga chismis na yan tungkol kay Karina? Hindi naman yung chismis. Ano lang? Narinig ko lang sa mga suki kong tindera sa palengke. Pinag-uusapan kasi nila yung kaibigan mo nung minsang makita nila doon. Ayun nga, ang sabi nila, malaswa raw ang trabaho niya sa Japan. Kaya ayun, natandaan ko yung mukha niya. Alam mo, sis, hindi maganda yung pakikinig sa mga usapan na tungkol sa ibang tao, lalo na kung hindi mo naman sila kilala. Kasi pwedeng makarinig ka ng mga bagay na hindi totoo tungkol sa kanila. Ayaw mo rin naman siguro na mangyari sa'yo yun, di ba? Yung ikaw naman yung pinag-uusapan ng iba. Eto na nga pala yung tuyo at tinapa mo. 120 lang lahat. Mga tipo talaga ni Ses ang kapitbahay na hindi ko masyadong gusto ang pag-uugali, Papa Dudut. Nararamdaman ko na unang beses ko pa lamang siya na makausap at kumatok sa pinto ng bahay namin. Yung mga tanong niya ng pag-uusisa sa buhay namin mag-asawa ang hindi ko masyadong nagustuhan noon. Panay din ang tingin niya sa loob ng bahay namin na para bang chine-check ang mga gamit na meron kami doon. Tapos yung mga sinabi niya pa na hindi maganda tungkol sa kaibigan kong si Karina. Gusto ko pa nga sana niyang ipagpatuloy ang mga sinasabi niya pero ako na ang pasimpleng nagtaboy sa kanya paalis din ng bahay namin, Papa Dudut. Alam ko na wala talagang katotohanan ang mga sinasabi niya dahil matagal ko na ngang kakilala at kaibigan si Karina. Oo, totoong naanakan siya ng isang Hapon pero naging kasintahan ngayon at hindi customer sa malaswang bar kagaya ng sinasabi ni Ses. Isa rin siyang receptionist sa hotel at hindi dancer o entertainer sa Japan. Hindi ko sigurado kung saan ba nakuha ng mga kakilala ni Ses ang chismis na tungkol sa kaibigan ko pero syempre, Papa Dudut, hindi ko na mababago pa ang isip nila tungkol sa mga negatibong sinasabi nila kay Karina. Kaya naman labis akong nabahala sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na ka, Barangay! Papa Dudut, napapadalas na noon ang pagpunta ni Ses sa tindahan at sa bahay ko, Papa Dudut. Kahit pa nga pinaparamdam ko nga sa kanya na hindi ko siya masyadong gusto na kausap, ay panay pa rin ang pakikipaghuntahan niya sa akin. Ayaw ko namang maging bastos kaya nagpapanggap na lamang ako na nakikinig sa kwento niya kahit wala naman akong pakialam sa kung sino man ang tinutukoy niya. Kapag bibili siya ng paninda ko ay hindi pwedeng wala siyang sasabihin na tungkol sa ibang tao o kapitbahay namin. May isang beses nga na habang inaabot niya sa akin ang bayad sa binili niyang tinapa ay may dumaan na matanda na nasa kabilang kalsada lamang. Tinuro yun sa akin ni Ses at nagsalita na naman siya ng kung ano-ano tungkol sa tao na yon na hindi ko naman kilala. Pero kahit sinabi ko kay Ses na hindi ko kilala ang kapitbahay namin na yon ay patuloy pa rin siya sa pagkukwento tungkol dito. Kung ilang beses itong nag-asawa
naanakan at nawalan ng trabaho. Palaging ganun ang tema ng usapan namin basta si Ses ang nagsisimula ng chismisan, kwentuhan sa tindahan namin, Papa Dudut. Mukhang maagang naubos ang paninda mo, Lara. Oh, nakauwi ka na pala, Jude. Pero tama ka, maagang ang naubos itong mga paninda ko. Mabuti na lang. Ibabalot ko na rin mamaya yung mga isdang binilad ko sa arawan sa may likod bahay. Kasama na ba dun yung order ng mga katrabaho ko? Oo, kasama na dun. Dinagdagan ko na nga rin kasi baka maubusan na naman kaagad ako. Ang benta talaga ng mga paninda mo. Wala pa kasing ibang nagtitinda ng tuyo at tinapa dito sa atin. Kung meron man, sa akin din galing tapos mataas pa ang presyo. Kaya dito sila sa tindahan ko talaga bumabalik. Masarap din kasi ang pagkaagawa ng mga tuyo tinapa mo, kaya palaging ikaw ang binabalikan ng mga suki mo. Kita mo nga, at pati mga katrabaho ko, palagi may order sa'yo. Magaling ka rin kasing mag-sales talk. Pero mabuti na lang talaga at mabilis tayong nakapag-adjust sa lugar na to. Lalo ka na at ang negosyo mo. Okay naman talaga yung lugar na to, Jude. Tsaka mabilis rin pakisamahan ng mga tao rito. Minsan nga lang talaga, may mga nakakairita. Lalo na yung iba na ginawa ng libangan ng pag-uusap tungkol sa buhay ng ibang tao. Anong ibig mo sabihin? Ay naku, kasi naman minsan, nakakairita na yung si Ses. Ses? Yung kapitbahay natin na nagbigay ng biko nung unang araw natin dito sa bahay? Oo, siya nga. Ano namang meron sa kanya? Madalas kasi, hindi siya nagsusuli ng mga hinihiram niyang gamit dito sa bahay kagaya ng pitsel, malaking gunting, martilyo at kung ano-ano pa. Tapos nakakairita pa yung mga kinukwento niya sa akin na tungkol sa mga kapitbahay natin. Puro negative yung sinasabi niya na minsan hindi ko alam kung totoo pa ba. Dapat hindi mo na masyadong pinapansin yung mga sinasabi niya. Hindi ko naman talaga masyadong binibigyan ng atensyon. Siya lang yung non-stop yung bibig pagdating sa chismisan. Pati nga yung kaibigan nating si Karina, nagawa na niya ng kwento. Bakit naman nasama pati si Karina? Sa kabilang barangay yung nakatira. Eto kasing si Sis, narinig daw sa mga suki niyang tindera sa palengke na malasuwa ang trabaho ni Karina sa Japan. Kaya ayun, pinagkalat niya kaagad. Nakita niya kasi na dumalaw dito si Karina sa bahay natin, kaya nalaman niya na kaibigan natin siya. Ang dami niyang tinanong at mga sinabi na hindi naman totoo tungkol sa kaibigan natin. Alam mo naman kasi ang isip ng iba sa panahon ngayon. Kapag nalaman nila na sa Japan nagtatrabaho ang isang tao, iisipin kaagad nila na malaswa ang trabaho nito. Ayun na nga eh. Hindi nila kilala yung tao kaya dapat hindi sila nag-iimbento ng mga kwento. Tapos ito pa, hindi lang si Karina ang kinuwento ni Ses na puro negative. Pati na rin yung ibang kapitbahay natin kung ano-anong hindi magagandang sinasabi niya. Matagal na rin kasi siyang nakatira dito sa barangay natin. Kaya siguro alam niya na halos lahat ng kwento dito. Oo nga, kilala na niya ang halos lahat ng tao dito sa lugar natin. Pero sigurado naman ako na hindi lahat ng kinukwento niya tungkol sa mga kapitbahay ay totoo. Ewan ko ba, Jude? Nakakainis talaga madalas ang bibig ng babaeng yun. Huwag mo na nga lang kasi pansinin yung mga sinasabi niya. Lalo ka lang mai-stress kasi nga ayaw mo talaga sa mga ganong tao. Ay, ano pa nga ba? Wala rin naman ako magagawa kung hindi ang pakisamahan siya. Kahit madalas, nakakairita ang ganong ugali niya. Papa Dudut, sinabi ng asawa kong si Jude na huwag ko na lang gawing big deal ang ugali ng kapitbahay naming si Ses. Pero hindi ba nakakainis naman talaga yung mga tao na nanghihiram ng gamit tapos hindi marunong magsole kung hindi mo pa babawiin sa kanila? At mas nakakainis rin yung mga taong mahiling magkalat ng chismis na parang ang hirap namang paniwalaan. Pero alam nyo pa kung ano yung mas nakakairita sa mga nangyari? Yung ginagawa nilang tambaya ng mga kapitbahay ko ang harap ng tindahan ko at doon sila madalas na nagchichismisan. Naglagay kasi ako ng isang bangko na upuan sa tapat ng tindahan kasi nga minsan ay doon nagpapahangin ang mister kong si Jude. Pero itong si Ses, kapag may nakakasabay na kapitbahay na bumili sa tinda ko, ay sinasabayan na rin niya ng pakikipagchismisan sa mga ito. Hindi naman ako nakikisali kasi madalas na hindi ko kilala ang pinag-uusapan nila.
Kaya nga lang syempre sa lakas ng boses nila ay naririnig ko ang mga sinasabi nilang negatibo na tungkol sa ibang tao, Papa Dudut. Lara, alis na ako. O sige, mag-iingat ka. Ikaw din. Huwag mo masyadong i-stress ang sarili mo sa mga kapitbahay natin. Marunong naman ako magtimpi, kaya huwag kang mag-alala sa akin dito. Mabuti naman. Baka nga pala medyo gabihin ako ng uwi mamaya. Kasi kailangan namin mag-overtime sa trabaho. Okay, mag-text ka na lang. Tawa? Pero ang pangit pa rin tingnan kapag yung babae ang mas matanda. Parang nanay na rin tuloy siya nung lalaki. Mayaman siguro yung babae, kaya siya inasawa nung lalaki. May itsura kasi yung lalaki, kaya mukhang pineperahan lang niya yung babae. Uy sis, grabe ka na ah! Oh, bakit? Totoo naman yung sinabi ko ah! Na mukha talagang mas matanda yung babae kesa dun sa lalaki. Mas mukha silang magnanay kesa mag-asawa. Pero hindi ka naman sigurado kung totoo na pineperahan lang nung lalaki yung asawa niya. Kaya dapat hindi ka nagsasalita ng ganun. Sus! Madalas naman kasi na ganun talaga ang nangyayari kapag matanda o pangit pero mayaman ang asawa ng isang tao. Baka nga puro anak lang na lalaki sa ibang babae yung mga bata na kasama nila eh. Tigilan mo na nga yan, sis! Hindi na maganda yung mga sinasabi mo tungkol sa kanila. Eh ikaw ba, Lara? Buti hindi kayo nag-aaway ng asawa mo kahit wala pa kayong anak. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi kami nagmamadali ni Jude. Kung hindi pa nakalaan na magbuntis ako, ayos lang yun. Pero nagpa-check up ka na ba? O kaya si Jude? Kung sino man sa inyong dalawang may problema? Dating irregular ang menstruation ko. Pero hindi ibig sabihin no na hindi na ako magkakaanak. Na magpa-check up kami ni Jude, wala naman daw problema sa aming dalawa. Hintay-hintay lang daw kami at makakabuo rin kami ng asawa ko. Naku, yun na yun! Eh di ikaw pala talagang may problema, Lara! Hindi naman talaga problema yun, sis. Kasi nagamot ko na nga, di ba? Doktor na rin ang nagsabi na pareho kaming walang diferensya ni Jude para hindi makabuo ng bata. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa dyan. Magkakaanak kami kapag pinagkaloob na sa amin yun ng Diyos. Oh, eto na yung tinapa mo. 80 lang yan, kaya bayaran mo na. Kasi ang dami ko pang gagawin dito sa tindahan ko. Papa Dudut, medyo hindi ko na napigilan ang ines na nararamdaman ko dahil sa pag-uusap namin na yon ni Ses. Sa umpisa pa lamang na nagkukwento siya tungkol sa bago naming kapitbahay ay hindi ko na gusto ang mga sinasabi niya, lalo na ang panlalait niya sa mga ito. Ano ba namang pakialam namin sa buhay ng ibang tao para pag-usapan namin sila, hindi ba? May sarili kaming buhay na dapat asikasuhin kaya dapat na hindi namin sinasayang sa pagchichismisan tungkol sa iba ang oras namin. Tapos ang mas kinakainis ko pa, ay yung pag-uusisa na naman niya tungkol sa amin ang asawa kong si Jude.
Oo, gusto na rin naming magkaanak ng asawa ko noon pero anong magagawa namin kung hindi pa pinagkakaloob sa amin ang Poong Maykapal na magkaroon kami ng anak. Saka isa pa, Papa Dudut, sinabi ko na kay Ses na nakapag-check up na kami ng asawa ko sa doktor at doktor na mismo nang galing na parehong wala kaming diferensya ni Jude. Pero itong si Ses, Papa Dudut, nakapagdagdag ka agad ng kwento kahit harap-harapan pa kaming magkausap noon, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories. Sa Spotify, kinig na kabarangay! Hindi ko alam, Papa Dudut, ko ano ang foundation na gamit ni Ses at medyo makapal talaga ang pagmumukha niya. Pasensya na kung ganito akong magsalita pero yun talaga ang nararamdaman ko sa kanya noon. Kahit sinabihan ko na siya na hindi magandang ugali ang pag-usapan ng buhay ng ibang tao, ay patuloy pa rin siya sa pagkukwento sa akin tungkol sa buhay ng mga kapitbahay namin. At patuloy rin siya sa pag-uusisa tungkol sa buhay ko. May mga sinasabi pa siya noon na dapat daw ay magpatingin ako sa ibang manggagamot o kaya ay albularyo para magamot ang sakit ko na hindi magkaanak. Doon na talaga ako mas nagtimpi sa ugali niya. Hanggang sa isang araw ay medyo napagtaasan ko na siya ng boses at sinabi ko na huwag siyang nakikialam sa buhay naming mag-asawa. Na huwag niyang panghimasukan ang mga plano namin ni Jude kasi hindi ko pinakikialaman na ng buhay nilang mag-asawa. At mula noon ay hindi na siya masyadong bumibili o nagpupunta sa tindahan ko, Papa Dudut. Lara! Pabili naman ako ng isang balot ng tinapang bangus. Sige, Meryl. Sandali lang. Alam mo ba na paborito talaga ng mga anak ko yung paninda mo? Talaga? Naku, nakakatuwa naman. Oo, sila nga laging nagre-request ng ganyang ulam sa bahay. Yung asawa ko, malapit ng magsawa. Pero syempre, kailangan pagbigyan yung request ng mga bata. Ang bait mo namang nanay sa mga anak mo. Ganun talaga kapag nanay ka na. May oras na kailangan mong pagbigyan ng mga hiling nila, pero may oras din na kailangan mo silang paghigpitan. Naririnig ko rin yan sa mga kaibigan ko na nanay na. Yung iba sa kanila, mas mahigpit sa mga bata kaysa sa mga asawa nila. Pero karamihan sa kilala ko, kagaya mo na mapagbigay sa gusto ng mga anak nila. Kanya-kanyang diskarte lang din kasi yan kung paano ka magpapakananay sa anak mo. Basta ang mahalaga doon, napapalaki mo sila ng maayos ang ugali at may takot sa Diyos. Sabagay, tama ka naman dyan. Ikaw ba, Lara? Kailan mo balak na bigyan ng anak ang asawa mo? May plano naman kami ni Jude. Sadyang hindi pa lang talaga binibigay sa amin ng Diyos yung time na magkaroon kami ng baby. Pero hindi ka ba nalulungkot na wala pa rin kayong anak hanggang ngayon? Nalulungkot din naman. Pero naniniwala naman kami na may perfect timing para sa lahat ng bagay. Kasama na dun yung pagkakaroon ng anak. Ang tagal nyo na rin kasing mag-asawa, di ba? Medyo. 5 taon na rin kaming kasal ni Jude. Ayun na nga. Sayang yung bawat taon na lumilipas na wala kayong kasama kahit isang anak. Ang hirap kayang tumanda ng walang kasamang anak kasi walang mag-aalaga sa inyong mag-asawa. Pero hindi naman tayo nagiging magulang para lang alagaan tayo ng mga anak natin, di ba? Oo, responsibilidad ng mga magulang ang kanilang anak, pero hindi ibig sabihin nun, responsibilidad na rin ng mga anak ang kanilang magulang. Kaya wala ako nakikitang problema kung magiging magulang man kami ni Jude ng matatanda na kami. Alam ko naman yun. Ang sa akin lang, dapat hindi nyo pa rin sinasayang ang panahon ninyo. Maiba ako, Lara. Nakakita ka na ba ng halamang makabuhay? Hindi pa, pero alam ko ang halaman na yun. Bakit mo natanong?
Meron kasing ganung halaman ang hipag ko. Gusto mo ba na ihingi kita sa kanya? Malaking tulong kasi yun para mabuntis ka kaagad. Para hindi na rin kayo nag-aaway pa ng asawa mo. Ha? Nag-aaway? Kami? Ni Jude? Saan mo naman narinig yan, Meryl? Kay sis. Ang sabi niya, nakwento mo raw sa kanya na may diferensya ka sa obaryo mo. Kaya hindi pa rin kayo nagkakaanak ni Jude. Saka madalas niyo raw pinag-aawayan yung tungkol sa pagiging baog mo na gusto mong gamutin, kaya hindi nga… Hindi ako baog, Meryl! Ano ba naman yan, sis? Kung ano-anong chismis ang pinagkakakala tungkol sa akin? Wala naman ako sinabi mga ganyan sa kanya. Mas lalong hindi namin pinag-aawayan ni Jude ang tungkol sa bagay na yon. Naku, pasensya ka na ha. Narinig ko lang naman yun kay sis. Kaya naging concerned ako sa inyong mag-asawa, lalo na sa'yo. Ang mabuti pa, kunin ko na yung binibili ko. Magkano ba lahat? Hey! Oh, eto! 150 lang lahat! Grabe, Papa Dudut. Hindi ko ina-expect na pati ako ay gagawa ng kwento ni Ses sa mga kapitbahay namin. Ganon pala yung feeling kapag ikaw naman ang pinagchismisan ng ibang tao. Nakakainis ng sobra, di ba? Pero ang mas nakakagalit doon ay kapag hindi naman totoo ang sinasabi nila tungkol sa'yo. Wala naman kasi talaga akong sinabi kay Ses na nag-aaway kami ni Jude. At mas lalong wala akong binabanggit na baog ako dahil hindi yon totoo. Sa bibig ni Ses unang nanggaling yon na kaagad kong kinontra. Ang hindi ko alam ay ilang beses niya pa palang sasabihin yon tapos sa ibang tao pa. Lahat naman siguro na mag-asawa ay gustong magkaanak, Papa Dudut, at kasama na kami doon ni Jude. Pero hindi naman kami nagmamadali at naiinip kagaya ng paulit-ulit na sinasabi ko sa nagtatanong sa amin. Nakakainis lang kasi na mas naiinip pa ang iba kesa sa aming mag-asawa. Nakikialam pa sila sa mga plano namin kahit na hindi naman sila bahagi ng buhay namin ni Jude. Nang malaman nga ni Jude ang tungkol doon ay sinabihan niya na lamang ako na kumalma at pinaalalahanan na huwag gumawa ng gulo, Papa Dudut. Pero sobrang hirap talagang kumalma kapag ikaw na ang pinagchichismisan, Papa Dudut. Lara, sasakay na ako ng tricycle dyan sa may paradahan. Sigurado ko ba na ayaw mong ihatid muna kita sa palengke bago ako sumakay? Oo naman, malapit lang naman ang palengke oh. Baka dun ka pa mahirapang sumakay ng tricycle. May gusto ka bang ipabili sa akin? O request na ulam para sa hapunan mamaya? Paksiw na bangus na lang siguro. Kasi namimiss ko na iluto mo na yun. O sige, ako nang bahala dun. Oo nga pala, baka may marinig ka na naman ni Chichismisan sa palengke tungkol sa atin. Huwag mo nalang pansinin kasi alam mo naman kung anong totoo. Okay? Sige, susubukan ko. O sige, pupunta na ako sa may sakayan ng tricycle. O sige, diretso na ako sa palengke. Ingat ka sa pag-uwi ha. Ikaw din Jude, bye! Hindi naman daw kasi totoo yung mga sinasabi mo. Anong hindi totoo? Eh sa kanya ko nga mismo narinig yun. Eh kausap ko lang siya nung isang araw. Sinabi niya na hindi naman daw talaga siya baog. At saka hindi sila nag-aaway ng asawa niya. Sus naman, baka imbento mo lang yan, Meryl. Kasi si Lara mismo ang nagkwento sa akin ng tungkol sa bagay na yon. Close na close kaya kami ni Lara. Kaya alam ko lahat ng tungkol sa kanya. Baka naman yung alam mo eh yung mga bagay na hindi ko naman alam na nangyari sa buhay ko, sis. Lara? Kanina ka pa ba dyan? Hindi. Kararating ko lang. Pero sapat na yung mga narinig ko para malaman na nagkakalat na naman ang chismis yung sises tungkol sa akin. Dito pa talaga kayong dalawa sa may waiting shed nagchichismisan? Hoy! Hindi ako chismosa, ha? Talaga? Hindi ka chismosa? Oo! Totoo naman kasi yung mga sinasabi ko! Alin doon? Sige nga, isa-isahin mo para ma-confirm ko kung alin doon ang totoo at hindi. Naku, Lara!
Pupunta ka ba sa palengke? May dala kang bayong eh. Siguro mabuti pa tumuloy ka na para makapamili ka na. Hindi, Meryl! Kasi kailangan nang matigil ang pagiging chismosa ng kaibigan mo. Hoy! Grabe ka na sa sinasabi mo, Lara, ha? Ikaw ang mas grabe, sis! Kung ano-ano pinapakalat mo na chismis sa akin, tapos ikaw pa magagalit ngayon? Eh bakit? Totoo namang wala pa kayong anak ng asawa mo kahit ilang taon na kayong nagsasama! Oo! Pero hindi totoong bawg ako! Ang hirap sa'yo, ginagawa mo ng libangan yung pagpapakalat ng mga peking kwento o balita sa ibang tao! Kunwari ka pa! Eh nakikinig ka rin naman sa mga kinukwento ko na tungkol sa mga kapitbahay natin kapag nandun ako sa tindahan nyo! Dahil walang tigil yung bibig mo sa pagsasalita kapag nandun ka! Sis, halika na! Tama na yan! Umuwi na tayo kasi tapos naman na tayong mamalengke! Hindi eh! Akala mo kung sino tong babae na to eh! Aba! Ate ko pa talaga ang galit ngayon? Oo! Kasi ang hilig mong magmalinis! Kunwari ka pang bait-baitan ka dyan! Hindi ako nagbabait-baitan! Ito na talaga ang ugali ko! Hindi kagaya mo na plastic na chismosa pa! Hindi ka na nga nagbabalik ng mga gamit sa bahay na hinihiram mo sa akin, tapos nagkakalat ka pa ng kasinungalingan tungkol sa akin? Anong tawag mo doon? Diba chismosa? Aba talaga nag-ahamon ka ng away na babae ka, ha? Gusto ko lang ayusin yung ugali mo, sis! Dahil nakakaperwisyo ka na ng buhay ng ibang tao! Kaya pwede ba? Itigil mo niyang pagpapakalat mo ng chismis kasi pwede kitang idimanta ng dahil dyan! Tandaan mo yan! Papa Dudu, tuluyan na nga kaming nagkasigawan noon ni Ses sa may waiting shed na nasa may labasan lamang ng palengke. Muntik pa nga yung mauwi sa pisikalan at sakitan kung hindi lang may dumating na barangay tanod na umawad sa amin at dinala kami sa malapit na barangay hall. Doon na kami muling nagtalo at nagkasigawan pero ang barangay captain ang umawat na sa amin. Tinanong niya kung ano nga ba ang problema namin ni Ses at nagsisigawan kami ng ganon. Sinabi ko naman kaagad kay kapitan ang lahat ng issue kay Ses. At kaagad ding pinagtanggol ni Ses ang sarili niya. Sa huli ay pilit na lamang kaming pinagbati ni kapitan para lamang matapos na ang gulo na yon. Mula noon, Papa Dudut, ay hindi na kami masyado pang nagpapansinan ni Ses sa lugar namin. Hindi na nga rin siya nagsoli sa akin ang mga gamit sa bahay na hiniram niya sa akin noon. Siya na rin kasi ang umiwas sa akin sa tuwing magkakasalubong kami sa may daanan. Siguro nahiya na lang din siya kasi nga kalat na sa barangay namin ang pagiging chismosa niya. May iba kasi ang akong customer sa tindahan na nagkukwento sa akin ng sama ng loob nila kay Ses. Kesa pati raw sila ay sinisiraan ni Ses sa ibang tao. Ginagawan daw ng kwento at pinagchichismisan. At dahil ayoko na rin na lumaki pa ang gulo, ay nakikinig na lamang ako sa mga hinaing nila at hindi na ako gumagatong pa. Ayoko kasi na mabansagan ako na chismosang tindera ng tuyo at tinapa sa may lugar namin. Kaya hinahayaan ko na lamang na sila na lamang ang magsalita. Ang nakakatuwa lang, Papa Dudut, bago matapos ang taon na yon ay pinagbuntis ko na rin sa wakas ang anak namin ni Jude. Sobrang tuwang-tuwa talaga kaming mag-asawa, lalo na nang isinilang ko na ang isang malusog na sanggol na lalaki. Ngayon ay magtatatlong taon na ang anak namin ni Jude at hindi pa rin kami nagpapansin na ni Ses at okay lang sa akin yon. Kasi ang mahalaga naman ay tahimik at masaya ang buhay ko kasama ang pamilya ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa nitong sulat ko at sana ay may napulot ding aral ang ating mga kabarangay sa kwentong binahagi ko ngayong araw ng inyong kapuso forever, Lara. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 number 1 forever.